Hi, what's up guys? My name is Ronald. Welcome. So, sa video na to, i-share ko sa inyo yung nakuha kong OEC for next year, January 2023. So, ito yung pinaka-updated kung paano kumuha ng OEC. Usually, diba, gustong-gusto natin bumalik ng Pilipinas, makasama yung family natin. So, nagkakaroon tayo ng problema dito sa OEC na to. Minsan, wala tayong makuha ng online. Minsan, fully book yung embassy or POEA. Let me share some useful information na makatulong sa inyo. Dapat meron tayong email, okay? Pwede ka nang pumunta sa website na to. Ayan, onlineservices.dmv.gov.ph. Okay. Una mong gagawin is pumunta sa Let's Go at mag-register. Tapos basahin mo lang to. Accept. So, meron na tayong information kapag register na ako. Merong temporary password na magsesend sa email nyo. Gagamitin nyo yan. So, dito sa section naman na to, meron na kayong BM account dati, yung dating OEC system. Pwede nyo piliin to. Ita-transfer niya yung information nyo dati. Take note lang, 2 to 6 hours bago siya ma-process. Okay, so balik na tayo guys dito. Login na tayo ng account natin. Okay, so pag-login nyo, usually meron talagang re-remind tungkol sa pag-ibig nyo. Kuklose lang muna natin to. So, pangalawa na gagawin nyo, after nyo mag-create ng account, is mag-upload ng passport information dito. Tapos, itong profile picture, optional naman to. Sunod natin gagawin is punta ng My Profile. Hindi ko na-explain lahat to guys, straightforward to, or you can refer to my other video kung paano i-fill up to. So yung pinaka-importante information na kailangan nyo gawin is yung nandito sa identification at saka sa my family members or ad beneficiary. Kasi pag kukuha kayo ng OEC, kailangan nyo yung checklist na to. What if kung wala kang pag-ibig number? Okay, kasi dati sinabi, required yan. Ito yung ginawa ko ng step. So, ayan, meron akong OEC, guys. Pwede na siya i-print. Ready na siya. Okay, close muna natin to. So, kung wala kang pag-ibig number, pwede pa rin kayong kumuha ng OEC. So, makikita nyo, guys, wala yung pag-ibig number ko dito. Yung passport pinakamahalaga. At tsaka yung beneficiary. Yan. So maglagay kayo at least kahit isa. Punta na tayo sa balik manggagawa. Meron na akong error para sa pag-ibig. So pag-click nyo to, dadalhin kayo sa pag-ibig website. So meron akong video para dito kung kailangan nyo. So pindutin nyo lang yung next. Tapos, piliin nyo yung flight detail nyo. Yung flight na babalik na kayo sa abroad. Hindi yung flight na dadating sa Pilipinas. Kung magkamali man kayo, okay lang yun. Basta, tignan nyo lang yung validity ng OEC nyo. Kasi, 60 days naman yun. Okay? Or 2 months. Itong apat na check na to, dapat okay yan. Tapos sagutan nyo lang kung babalik ba kayo sa same employer or hindi. So dito na nagbabago uli yung requirement or yung procedure. Depende kung merong mga taong nagbago ng employer or nagbago ng job title. Pag ganito yung nangyari sa inyo, hindi kayo makakakuha ng OEC online agad. Kailangan nyo mag-submit at mag-appointment sa POEA or embassy. Yun yung tinatawag na contract verification. Kailangan mong pumunta mismo in person para matulungan ka nilang kumuha ng OEC. Kung may time pa kayo, gawin nyo na siya ng ahead. 1 month before, tumawag na kayo sa embassy or POEA sa Pinas. Mahanap na kayo ng appointment. Tapos, i-prepare nyo na lang yung work contract, work visa, payslip, anything na magpo-prove na employed kayo sa current trabaho nyo ngayon. Kasi yung information ng OEC natin dapat pareho sa work visa.
Ngayon, kung uwi naman kayo ng Pilipinas ng less than 5 days, pwede nyong gawin yung emergency OEC. So, for example, bukas ako alis, once na pag-arrive ko doon on the first day, kailangan mo nang pumunta ng Terminal 3. Hinapin mo lang yung OWA or OFW counter, tapos humingi ka lang ng OEC, i-assist ka nila, okay? So, dalhin mo lang ulit yung mga necessary documents na sinabi ko para ma-issuean ka ng OEC. This OEC is valid for 5 days only. Yun, hindi siya lalagpas ng 1 week kasi emergency lang. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana nakatulong yung video. And if you have any question, comment lang kayo. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Marami tayong video na makakatulong para sa ating OFW at sa mga nagta-travel papuntang Singapore or Philippines. Salamat!